Alright. Well, for me, I will be going against that one. Oh, kasi, talaga? Definitely. Okay. Yeah. Kasi if this pans out, pagka na-hold ito ng Blufire up until, yeah. I guess NXP Solid will be the one to be very aggressive later dito sa first 10 minutes of the game. Or at least 5. Patulad dyan, Yawi. Okay, tignan natin ha. Yawi here. There is the Fatal Links completed mula kay Crimson Array. Mga kaibigan, tutok agad. Pero si Choi was able to walk away. Habol ni Renny J. And he can attack even more. That's the first kill. Siguro may remembers dito naman taga Blufire at tuloy ang apoy. Atras muna hoy dito ngayon. Solid. Even Renny J going dun sa back lane. That's why Chu was forced to go inside the tier 1 turret. Then si MB nag-avatar of the Guardian itself. H2 who did get the turtle. Yeah, we get H2. So again, consistency ni H2. Pero man, init ni Crypto around to Blufire. But still, there is H2. And the guy is always headlined, not really by his more than his micro skills, but by his consistency. Hagip dito si Unseen. Doon na yata. Pwedeng sunod-sunod yan. Show dito, Purification, sunod na layer ni MB, hindi makapasok si Secret. Zinozone out lamang ni Chester. Agawan dito ng buff na, isecure pa rin naman yun ni Chu. Oh, ang ganda nung pasok doon ni Yawi, securing, I mean, to Unseen. Medyo nawala yung formation dito ng Blufire from the 30. Parang may pwede maglaro yung mga, ano, yung community against Bruno. Parang ganun yung vibes ngayon with YSS. Now, naset upan dito si Creepzoo. You know, those kind of free kills, binibigyan mo sa NXP, automatic, and they will take advantage of that. There is the kick onto H2, hindi na follow upan kagad. He got damage for reals, for serious, pero not enough to get any execute. Here comes MB, another re-engage by Yawi, no commitment na, and the Mountain Shocker na lang to get at to make this advance of the Blufire squad awkward. Had it been na nandun si Crimson, it would be a different story. Nadali pa dito yung Valor natin, yun lang. I think this is dito na nagsisimula mag-mess up ngayon yung buo. The Mountain Shocker, nararamdaman na ng mga squishy heroes dito ng Blufire. Like, let alone Unseen. Or even Chu. Yeah. You have to go in with a plan eh. Automatic yan. Dali na rin dito si Limbs. Mga kaibigan, next play tall has taken good control now of this game. That is the third turtle. They have a gold lead of 3,000. Crypto has to walk away. Even though with the Fatal Links is using the match nila itemization, technically, hindi na siya nag-go for BOD kasi alam nila that they would are already on the back foot. Nagdiretso na kagad siya with the glowing one. Yun lang. Pero naka-isa pa rin naman. Napakabilis ng burst dyan because multiple BODs nga gaya na nabanggit mo. Ang nasa side naman na ang Blufire. And again, Crypto trying to get the timing in for that Fatal Links. He went for the flicker. Fatal Links burst the purification. H2O trace palapit na maalam dito ang malaking buhay ni Crypto. And follow up by Yawi. Pumopi ang pabalik para matamaan na lang siguro si Limbs. So yun na. Libreng Tori na ulit para dito sa next play. Grabe, it's on a roll talaga dito for H2 ulti, H2O. Bilis ng scaling, ang ganda ng brush sa likod, they will commit. Andun na si H2, tumalun si Yawi, there is the follow-up. Beautiful play na ginawa agad na mga membro dito ng next play. Limbs tries to corner in, makamuha na nakilig ang Yawi pero hindi na mahalaga. Kasi yung damage na binubugan dito ng next play, sobra. MB na pasobra yata ng Avante doon, nakuha ngayon ng kill si Cho. And goes for Danny J. One last racket, hindi na, but overall train is 4-4-2 at pa yata at mid lane ni Bear. Mga bagay talaga dito. Sana pwede din eh, no? I mean, kay Chester, kung isipin mo, his ult kahit actually give Chu na a chance na mag-back agad eh. Just the mere fact, pwedeng fake nga eh, na ulti. Kami yeah. From the Loy. Okay, Yawi, he did commit. Nakagip si Unseen na ako, napapura sa yung flicker dito. Alam niya eh, merong Mountain Shocker. Limbs, very awkward entry there. Wasn't able to get that. Basta okay si H2. Okay lang sa NXP, no? Makapagbigay ng konting kills here and there. Diba? Totoo. Totoo yan. Pero ito, there's still a chance for Blufire to be able to come back into this game. Of course, this is still Akimi. Once Akimi with at least a mage item na makompleto, pero Secret might actually die there. But habol sila kay Renny J. Lahat naman eh. And ang mahirap lang ngayon is that Crypto parang hindi niya makuha yung group niya, makakuha na magandang Fatal Links. Yeah, napabilis ng punishment kay Unseen. The moment talaga may overextend, gulat factor lagi talaga yung next play. And if you're not accounting that, no, dun sa panggulat na yan, yun ang malaking problema. Setup pa ni MB tsaka ni Yawi dito sa may pinakalikod. No? Sakto yung minion wave na darating ngayon. Pero turret, who's taking some damage on that, doesn't matter. Even if Yawi is saying goodbye, ilan man ang namatay dito sa side ng Blufire? Apat! And that's it! That's gonna be 2 inhibitor turrets to be taken in. One for the bot, one for the mid, and one for the base, and they will rotate as well. Panira ng moral, mga kaibigan. Tamang emotes. Indeed, this is the team that was hailed to be Team Payabang, but the Payabang will take the win for this game number 1. Next play, solid. Wow, solid performance. Even to anyone.
lalo na si H2O pagagamit. Well, my, I mean, if it's voting time, yes, you know, and andito na tayo dito sa, andito na tayo ngayon sa ating running game. Nag 1-3-1 na yata, no? Oo. And, makaray si Awis. Oo, at the first blood baka. All out, a lot of time, lalagyan lang siya ng ano dito. Reverse time, force the flicker against Rene J. Bumati dito si, ano, no, Secret. Sumipa si Rene J kagad, napakabilis. Flicker out Secret dito, ang dami nang na-burn ng next play. They need to walk out. Mm-hmm. Mainit yung comp, ang init ng comp sa early game eh, no? Oo, hero ng Blufire. Ano naman eh, talagang palag sa umpis eh. Pero yun nga lang, this gonna be a very ticking time bomb for them. Lalo na sa NX solid. What, lalo na. Ano, no? Dapat high tempo comp to ng ano eh. Blufire. Pero it's slowing down ha. Late sila ng entrada dito para sa back. Babatiin na lang yung Fatal Links. Willing sila. Fatal Links na kagad si Yawi. Dragon form onto the backline. Dali si Ansin dito. H2. Dali si H2 si Ansin dito. Nadali na rin yung PNK. Alright. Ayun na. Safe to say. This might be it. I mean, ito na yung ito yung kinakatakutan ko na pwede pang mangyari on mid on late game. Kaso kung na-play off na ng NXP Sonic as early as 5 minutes, Blufire is close to none. Lang. Disrupt, no? Ay, naiwan. Naiwan yung digi sa may harapan. And that's it. Wala na sa antakas dito. So, I think, ang magiging, ulitin lang na pasukin yung buong Blufire just to soak up the damage. Kasi right after, pwede nang tapusin ng mga carry nila. Nakuha ni H2, tol. Ganun lang. Simpleng talon lang. Ni-reverse time siya. H2 will be diving in. Dragon darating na lang rin, no? Black Dragon form. Chester for the backline. Secret wants to go for that one. I'm not sure if the kill will be completed. Mega kill already for MB. There is the gun was done in by that DG against the Kagura, but it doesn't matter, no? At kaya... MBDB. That was very heavy. Black Dragon form. I think for zone out lang. Para makuha yung push sa mid, no? Tapos aantay nilang respond dito yung Blufire. May isang nauli. Si Chester umabati dito. And that's gonna be the OG Shadow kill completed against that Kagura. Here comes Rene J onto the side. Pinadala naman yung aso doon. Kinagat-kagat yung ating Kung Fu Master. Mga kaibigan, Rene J na-burn lahat ng kanyang Jit Kundu. There is gonna be the Shunpo away from the reverse time. Yawi now staying down for the turtle. 50% health. Fatal Links. Binati kagad dito. Siyempre ng time journey down for the Digi. Na-kill. Na-execute. Coming in from the ult ng ating Valmond. H2 has to use his Blade of Tempest. O ng next play solid. Maybe siguro depende. Ang maganda dito, yung threat ni Yawi, wala na talaga. Because the Fatal Links, automatic talaga, time journey. Dragon form again, haharap si MB. Unseen, cannot be seen anymore into the map because he's gone. There is gonna be our angry activated dito. Pahapon para kay Kripsu. Kumanak out from the Jit Kundu ni Rene J. MB here will not be swinging in. He will be swinging out. Here comes Secret sa may Gedli. Kripsu was the one who's giving NXP solid the hard time para pag pumapasok. Yun yung parang nagiging initiation nila bukod sa reverse time. Yeah. And eto lang. So, sige, dahil wala na yung DG, eto na yun, set up na. Pwede nang bumuelo si Yawi. Double kill, tol. H2 na H2. Sabay talaga dito yung next play. Mm-hmm. Totoo. Totoo yan. Pero eto, easy pick-up na naman tayo for the Balbon. Rene J dito, gonna be unstoppable on that show. Eto pa eh, no? Nahihirapan silang... Wow! Beautiful play, man. One-inch punch? Flicker? Tumusuntok lang, man. Medyo ang bilis nun, ah. Yes, grabe si Rene J. Ang init ng kamay. Man, bilis dito. Hindi pa pala tapos yung Gera Blade of Tempest kagad. Sa may pinakalikod for H2 1 last auto attack. He will be able to walk away. Hindi, namaalam naman. Natuluyan pa rin naman ang Luigi dyan. But at what cost might be everything. Monster kill. Anong nangyari dito? Tsaka ni Rene J. Grabe yung sink. Itong next play, mga tol. Down for Secret. Makunachi na si Secret dito, pero kung mag-isa ka lang, walang makunat sa marami. Flicker out and Secret is no more. A 2-0 defeat against next play. Wow, wow. Hindi pa tapos, maring Shane yung base dito, pero we're already saying that kasi talagang ang hirap na ng sitwasyon talaga dito ng Blufire. Any lanes, how could he be able to defend this one? Kahit dire-diretso lang dito, it's just the Yuzong itself. Kayang-kaya silang i-zone out. Kaya talaga. Ang problema, paano yung juggle siguro ng minion wave dito? There is Rene J.
very quick on getting objectives, the most important thing. At may oras pa syempre para dumitipit sa may pinakaharapan. Mga kaibigan, marami na knockdown dyan. And no minions up to the top lane inhibitor turret. Yeah, we're gonna focus on ang daming quicks sa pinaulan mula doon sa Ongi Shadowkin. It's gonna slay down in against the Atlas, pero nakakap yata dito ng multiple members ng mga taga Blufire. At makikita mo na butas na din yung top lane inhibitor dito ng Blufire and all MB. Right up, hindi na nasundan. Yeah, and well, textbook talaga dito yung next play lagi. Mga kaibigan, Louie will be deleted here. No minion waiting for Jay. Yeah, walang minion waiting muna dito. May counting stall out pa. Pero dun nilapag yung Zenbon Zakura. Blade of Tempest, kumbaga, mula kay H2. Mga kaibigan, focus kay Secret once again. It gets shut down. Si MB na maalam dyan. But minion wave is still not there. Double kill for H2. There's a minion wave coming in for the bot. And that's it, ladies and gentlemen. Sa unang araw, na unang linggo ng MPL Season 6, that's gonna be the very first 2-0.